Good day mga ka-sisters. Ayan, magandang gabi dahil gabi dito sa amin at ako ngayon ay nangingilaw. So ayan ang nakuha ko, yung maliit na pusit. Ang tawag sa amin ay lupog or maliit na bagulan. So ayan, dahil gabing-gabi nga at hindi masyado natin makita yung magandang views ng katihan or hunasan ang tawag sa amin. Ganun pa man ay ayan, bali ang hinuhuli ko ngayon ay yung crabs. Maliliit na ang tawag dito sa amin ay kadawat. Yung ganitong crabs mga ka-sisters ay talagang ganyan na talaga ang size niyan at marami kami ang kumukuha ng ganyang klaseng crabs na kadawat. Medyo matigas ang kanyang balat niyan pero napakalasa naman niyan, lalo pat ihalo sa gulay. So ayan, pag kinagat ka ng ganyang crabs mga ka-sisters ay talaga namang napakasakit kasi nga sobrang tigas yung kanyang katawan niyan at walang pinagkaiba sa kuray, yung mud crabs ang tigas ng kanyang kamay. So kaya gumamit ako ng gloves dyan para hindi kagad ako masaktan o makagat ng crabs. Ayan, yung mga crabs na yan mga ka-sisters ay talaga namang hinuhuli namin na kahit sino dito ay kinukuha yan, at kung hindi mo naman kukunin yan ay mauunahan ka rin ng iba. So talaga namang suki na namin yan dito at hindi lang ako ang kumukuha ng ganyan. So ayan, dito na ako sa bahay at ito yung nakuha ko mga ka-sisters. Ang iba niyan ay hindi na nakita sa camera dahil mahirap yung pagbibideo at talaga namang napakadilim. So ito na nga ang nahuli ko. Ang gagawin ko dyan ay dahil gabi dito sa amin ay yung mga crabs na yun mga ka-sisters ay ilalagay ko muna sa isang lalagyan para ilagay natin sa freezer at pagka umaga ay lulutuin na natin. Sisters, malunggay na naman. Yan ang ating available na gulay sa ating backyard na maliit. Basta tag-init or summer, yung malunggay ay medyo maganda pa. Pero pag ito ay sobrang ulan na, naku. Hindi na maganda yung malunggay kasi madali siyang malanta kapag sobrang tubig. Tingnan natin kung luto na ang ating munggo na nilaga. Ayan, wala nang tubig. Pero luto na. Tanggalin muna natin 'to. Ito na yung ating crabs na nilagay muna natin sa freezer para hindi masira. So ngayong araw ay lutuin ito. Yan. Yan, hugasan muna natin. Lutuin ko muna sa asin. Patutuyuin ko lang yung crabs sa asin. Ayan, may kasama siyang ayan, yung maliit na kagin sa amin ay lupog. Maliit na pusit. Nagtuyo na ang tubig sa sarili niyang sabaw. Kaya malasang malasa na ito at
pwede na iulam pag sa mga nagugutom, pero ihalo ko ito sa gulay para sa mga sasali ko muna sa dito dahil yung kawali na pinag kailangan natin ng crabs ay gagamitin din natin. Lagyan natin ng kunting mantika lang. Kunti lang talaga ako gumamit ng mantika. Yan, ipaghalo na natin yung ating gigisahin, sibuyas, bawang at kamatis. Ayan, matapos natin gisahin yung mga ingredients natin, mga ka-sisters, ay ibabalik natin sa lutuan yung ating crab. Ang purpose kung bakit niluto ko lang siya na may asin sa una ay para manood yung asin doon sa crab. Yung ating yung bundo natin ay nalaga na. Natin sa bowl dahil sasakupin natin ang kapitbahay. Nagdagan pa natin kasi may ihalo tayong malunggay. Yan. Okay, pakukuluan muna natin ang ating sabaw bago ilagay ang malunggay. Ihalo natin ang malunggay. Kapit kamay. Yan. Loaded sa malunggay. O baka nasawa sa malunggay? Ang malunggay talaga namang hindi bumibigay. Sa oras ng kawalan, buhay pa rin si malunggay. Sobrang init nga dito na eh. Ayan, lagyan natin ng asin pa. Kasi kulang yung inasin ko kanina dahil marami ating sabaw, pero tama lang ang sabaw. Ano ba yan? Ang dami natin sabaw, pero tama lang ang sabaw. Tikman mo natin. Ay, kulang ang asin. Ayan, stinit na ang asin. Oh, sarap to. Sakop ang kapitbahay nito. Sa wakas mga ka-sisters ay natapos ko din lutuin yung crabs na may munggo at malunggay. At ngayon ay handa na kaming kumain dahil talagang nagugutom na at sobra tanghali. Tanghali ang tapat na ang aming pagkain. Ang iba dyan mga ka-sisters dahil marami ang niluto ko na ginisang munggo na may malunggay ay bibigay ko rin sa aking mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa maraming huli ni Mama kagabi. Amen. Ay! Ayun yung huli lang para sa isa. Ano, pag-pray talaga naman si Aya. Hindi niya pinasa natin na... Thank you, Lord. Everything ka na dapat. Lahat na lang bagay. Lagi na lang ano. Take-pray po, diba? Take-pray. Thank you. Ayan. Ito ay favorite ko, oh. Ang tawag dito ay... Aya? Yung pusit mo ganun, may bao sa likod. O Hana, your favorite munggo. Yung tinudor nga, yakwa ka, ano? Sarap. Sarap ng malasang. Malunggay. Malunggay ang available eh.
Pumutol sila? Pumutol sila? O nagtanim sila ng kurot? Nagtanim ko ng kurot? O hindi ko natanim ang kurot ha? Hindi ko alam kung saan man nga. Wala nang kita ko lang ng kurot. Tapos tayo din, may kurot. Nagtubo doon sa pulak. Sa kurot ha? Oo. Isa lang man yun. Ayoko na. Pagbabusog na ako. Ayaw mo? Ayaw mo lambot no? Ayaw mo tayo? Malambot ya. Kainin mo ya. Ay. Lambot. Kain naman ako yun. Hindi, malambot na. Dami pa natin ganito. Bigyan natin yung kapitbahay doon sa dulo. Kulaw siya doon ulam. Nakakasistay kung tatanong kayo na ilang kami sa kanin. Ang dala naman yung mga bakit na ano? Kaya naman kami bigas sa sumunod. Kaya naman kami ang sinabi.